Magandang araw mga tol, reaction po ni Quadro Alas sa pagkapanalo ni Marlon Tapales. Mapapanood nga po sa Quadro Alas TV vlog, nag-live si Casimero habang nanonood sa laban ni Marlon Tapales. So matapos nga po ang round 12 sa bakbakan ni Tapales at Murudyunak Madalyeb. Sinabi agad ni Quadro Alas na natalo na tayo sa laban habang hinihintay yung desisyon ng hurado. Pero matapos i-announce kung sino ang panalo sa laban, medyo nagulat dito si Quadro Alas dahil nakuha pa ni Tapales ang panalo. Sabi nga ni Quadro Alas dito mga tol, buti pa nanalo si Marlon Tapales. Talo talaga. Kaya-kaya ng kalaban eh. Pero hindi niya sinusugod. Wala guys, talo guys, talo. Talo yung ano natin. Kaibigan, sayang. Panalo na si Tapales. Lo, panalo daw. Talo eh. Panalo ba? Oh puta, nanalo pa? Congrats! Yung reaction dito ni Quadro Alas mga tol, parang yung reaction ko din habang nanonood sa laban. Matapos nga po ang round 12, bakala ko ibibigay kay Murudyun Akmadalyeb ang panalo dahil sa performance sa mga huling round. Dahil siya ang unified champion at siya ang nagwagi sa mga huling round. Kaya akala po natin ibibigay na kay Murudyun Akmadalyeb ang panalo sa decision. Pero matapos i-announce na panalo na si Marlon Tapales, natuwa naman tayo sa naging resulta. Buti na lang hindi pinaburan yung unified champion at binigay sa challenger ang panalo. Sa totoo lang mga tol, dikit talaga yung score. Medyo na-late lang ng konti itong si Murudyun Akmadalyeb para makabawi sa laban. Pero maganda kasi yung pinakita ni Murudyun Akmadalyeb sa mga huling round. Isa pa champion itong si Murudyun Akmadalyeb kaya akala natin ibibigay na sa kanya ang pabor. Pero nagkamali tayo dahil mas binigyan ng importansya yung mga ginawa ni Marlon Tapales sa mga unang round. Medyo delay lang talaga sa pagbawi itong si Murudyun Akmadalyeb. Kumbaga sa basketball mga tol, natampakan ka na bago ka makabawi sa score. So panoorin po natin yung reaksyon ni Quadro Alas Casimero sa kanyang live. Sa ibang banda naman, Jesse Bam Rodriguez nabasag ang panga matapos manalo laban kay Christian Gonzalez. Matapos makuha ni Rodriguez ang WBO flyweight belt, tinakbo agad siya sa ospital dahil nabasag ang panga. Ito na ang pangalawang division ni Jesse Bam Rodriguez pero nabasag naman ang panga. Katulad dati sa panga ni Oscar Valdez, nabasag habang lumalaban. Kailangan ngayon operahan yung panga ni Rodriguez para madepensahan niya ang titulo. So abangan na lang po natin yan mga tol sa flyweight division. Sa ibang banda naman, WBA light heavyweight champion na si Dimitri Bibol. Nakanda daw antayin si Canelo ngayong September para ibigay ang rematch sa 175 pounds. So hinihintay lang ni Dimitri Bibol itong si Canelo kung kailan ang rematch. Sabi naman ni Canelo ito talaga ang target niya ngayong 2023. Kailangan mabalikan si Dimitri Bibol at makaganti sa rematch. So abangan na lang po natin yan mga tol pero kailangan muna maipanalo ni Canelo ang laban kontra John Ryder. So hanggang dito na lang muna ang mabilis ang update ngayon mga tol. Maraming salamat po.